Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ikaw na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa akwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Hello! Magandang araw mga kababayan. So, another reaction video tayo, di ba? Since may iyakin na, may iyakin na tagahanga si Smoke Creepy Ghost na iyak ng iyak doon sa video na nireakan natin, di ba? Basahin nga natin yung mga comment and sabihin na anuhin natin yung diwa nung komento doon sa ating nireakan, di ba? Intindihin natin yung panaghoy sa LBC ng ano ni creep ni Smoke Creepy Ghost, di ba? Tropang creepy to men eh. So panoorin basahin nga natin yung comments niya dito. Dami niyang comments men sa akin eh, di ba? At subukan nating sagutin. Ganyan tayo, yung mga busher importante sa atin, di ba? So ito yung mga comments sa akin. Sabi ganon. Kasi nga ang topic dito yung engkanto na bata, na hindi ko alam kung pininturahan ba yun o pinauderan. 'Di ba? So sabi niya ganoon. Kasi naging issue sa akin doon yung makikipagkaibigan sila doon, ano. Parang out of nowhere kasi pupunta sila sa bundok, then makikipagkaibigan sa engkanto na para sa akin no use. 'Di ba? Parang halimbawa nandito ako sa, let's say, nandito ako sa La Union. Then pupunta pa ako ng Manila. Makikipagkilala ako sa random na tao doon na, "Oy, magkaibigan tayo. Ito yung bigyan kita ng pagkain, kaibigan tayo." Then uuwi ka. Parang no use man eh, 'di ba? Ang diwa na gusto ko iparating dito, hindi siya natural. Diba? Maybe pwede mangyari yun. Ganito kasi yung ibig ko sabihin eh. Maybe halimbawa sa bahay nila, may tumubong punso. At yung engkanto, biglang nagkaroon ng engkanto doon sa punso. Pwede mo talagang kaibiganin yon. Kasi talagang nag-collide kayo ng mundo eh. Diba? Halimbawa, naging kaklase mo ang isang tao. Diba? Pwede mong kaibiganin siya kasi kaklase mo siya eh. Naging kaklase mo siya eh. Pero ito mga engkanto na to, bilang pupuntahan mo doon para kaibiganin mo, hindi ko magets, 'di ba? Or pwede, halimbawa, pwede naman mangyari, pumunta ka doon sa bundok, nagdo-document ka, aksidente mo lang silang na-encounter, at pwede mo maging kaibigan. Pero yung pupunta ka doon para hanapin mo sila at kaibiganin mo, parang labo nung diwa, ano, parang magvo-vlog lang po ako, 'di ba? For the sake na may vlog ka na, hanap tayong engkanto at kaibiganin natin. May sense ba o wala? 'Di ba? Anyway, ito yung sinabi niya, gusto lang nila makipagkaibigan, no need nila ng kapalit. No! Yun lang yun, meron! Iba-vlog nila! 'Di ba? Yun yung kapalit nun. O kung walang kapalit, di wag yung i-video. Ba't yung binivideo? 'Di ba? No, yung pagkakaibigan ang kapalit nun, content yun eh. Diba? Gusto lang nila magkaibigan, no need nila ng kapalit. Wala talaga, dun sa story nila, wala talaga. Pero in reality, na videohan nila, yun yung kapalit nun, nakipagkaibigan sila dun. Para may ma-i-upload sa YouTube. Diba? Mga palusot na ganyan men, diba? Si Amako Vera number 5 to eh. Vlogger ba to? Si Amako Vera number 5. Hindi naman siya vlogger. Kapalitol, kabaha bungo, tinatawag kang bungo-bungo ng walang utak. Okay lang, wala ka lang masabi, lol ka. Next! Hindi kasi ikaw ang nakakaintindi, gago ka. Panoorin mo ng umpisa niya, gago. Ba't ko kailangan panoorin ng umpisa? Obvious na peke yung engkanto. 'Di ba? Pag pinanood ko ba mula umpisa yan, ano magiging totoo yung engkanto nyo? Come on, 'di ba?
Tapos sabi niya dito, ito may sinabi, kinoment ako doon yung kasi pagka nakakita ka, dapat magugulat ka eh, 'di ba? Pero sabi niya, hindi na nila need magulat diyan kasi nung ayusin mo nga yung type mo. Nahihirapan ako minde, hindi na nila need magulat diyan kasi nung kung ano man to noon nila ni vlog yan, dun sila natakot at nagulat, tanga ka bungo na walang utak, lol. Sabi niya ganun. Kahit na, kasi ang sinasabi niya dito, nung una daw vinlog, natakot sila. Pero nung pangalawa na, hindi na. Pero hindi mo pa rin maiwasan. Ano kasi yun eh, hindi kasi norm yung makakita ka ng engkanto. Yung mga 20 years plus nga na ghost hunter na kilala ko, hindi naman actually kilala, ano, yung kilala ko dahil napapanood ko, still pagka nakakita, nakaka-encounter sila ng paranormal, still may takot pa rin sa kanila. Kasi nga hindi normal yung inaano nila eh, hindi normal yung nakikita nila. Minsan nga kahit alam na natin na by nature alam natin na may ahas, makakita lang tayo uli ng ahas, natatakot na tayo. Kasi alam natin na hindi naman regular nakikita ang ahas. Kahit alam natin na nag-i-exist ang ahas, yan pang engkanto na ilan-ilan lang ang taong nakakaalam na nag-i-exist yan. Tapos bigla magpapakita sa'yo, parang, asa na? Ayan o. Yan, video na. Parang, man, kahit yung ano man lang, excitement man lang sa boses, panoorin natin uli ha. Bago tayo pumunta dun sa mismong content. Diyan, panoorin natin mismo yung ano, yung scenario na yun para maintindihan mo ko ano. Kasi kahit niwala man lang excitement dun sa boses eh. Na ay, ito na pala si kaibigan. 'Di ba? Ito na pala si ano. Oh, panoorin natin yun men ha. Kung paano niya nakita yung at saka may bago silang kasama dun na hindi man lang natatakot. 'Di ba? Oh, ipuntahan na natin yung ano, yung magpapakita yung tamuha. Panoorin mo, tanga ka. Para mag-gets mo yung point kasi kailangan ko yung pagkaaksayahan ng panahon eh para magkaintindihan tayo. Oh, kung intindihin mo ko ano. Ano mga ambo? May nakita ka? Meron. Saan? Dito banda. Ha? Oh, ayun. Oh. Yun. Oh, wala man lang ano min eh. Pwede yung kasama niya nakapagsalita na, ay ayan pala oh. Parang 'di ba? Na actually kahit nga kaibigan mo talagang tunay na tao, makita mo, oy! Kaibigan, 'di ba? Magaganon mo, halimbawa nagkasalubong kayo sa mall, oy, kamusta ka na? Pero ito meron din mo. Dito banda. Ha? Oy, ayun. Oh. Oy, kaibigan, kamusta? Di ba? Oy, kaibigan, kamusta? Magandang gabi po. Nakikita niyo yung kabulsitan dun, men? Di ba? Kahit man lang yanig ng camera, wala eh. Yun man lang, hindi. Naiintindihan ko, kung matagal mo nang nakakausap yan, yung bigla na lang magpapakita, mayanig man lang yung camera mo. Kasi unusual yung itsura niya ni. Di ba? Ikaw naman, nilulusot mo pa. 'Di ba? Ito na, ikaw ang tanga, ikaw ang abnormal, lol. Kaya kaibigan kasi hindi lang naman 'yan ang vlog niya nila diyan, tanga ka. Papansin ka sa madlang people, bullshit ka. Anyway, proceed tayo sa ano, sa ibang vlog ni Smoke Creepy Ghost. Since napansin tayo ano, tutuloy-tuloy natin 'to, 'di ba? Dito men, dito sa video mo na 'to. Napapansin ko ano, yung mga title mo parang medyo may pagka-barbero min eh. 'Di ba? Ito yung madalas na complain ko sa mga ano, sa mga ghost hunter, yung magpapa-hype sila ng isang lugar halimbawa. Ito, ano ba itong mga nandito sa video mo? O, alimbawa, ito ano, batang matagal nang nalunod sa falls, patay nagpapakita, di ba? Mga, who knows kung totoo ba yung istorya mo na yan, wala, sinasabi ko nga sa inyo, pag may kinikwento kayo, sabihin nyo kung ano yung lugar.
'Di ba? Kung anong lugar 'yon para makita talaga yung backstory ay totoo. 'Di ba? Anyway, 'di ba? Sa storytelling, pero dito men, ito yung nag-stand out sa akin eh. Ito, hindi ko maintindihan sa inyo ito men, tong video na to. 'Di ba? Sa title pa lang eh. 'Di ba? Kaluluwa ng isang babae, nagbigti, patay, naglason, di matahimik sa bahay ng demonyo. Di ba title pa lang kabullshitan na? Nagbigti, tapos naglason. Ano yun? Alin ba talaga sa dalawa? Kasi alam ko ang pagbigti, di ba? Tingnan natin definition ng pagbigti. Di ba? Bigti. Bigti. Meaning. Bigti meaning. Strangulation. 'Di ba? Strangulation. Binitin. Diba? What is bigti? Strangled, hung by a rope. Nagbigti. You know meaning? Hindi, baka may iba pa bang meaning ang bigti sa inyo? Or ang meaning ng bigti ay nagpatiwakal para sa inyo? Diba? Kasi parang ganito yan men eh, no? Sa scripture, narinig ko somewhere, ano, pero hindi ko na alam kung saan documentary yun. Di umano daw, si Judas sa Bible ay hindi naman daw talaga nagbigti. Di umano ha. Ito, narinig ko lang somewhere to. Meron lang language barrier yung mga nagta-translate. Kasi wala silang term sa nagpatiwakal eh. Wala silang right term sa nagpatiwakal. 'Di ba? So ang nangyari, alam niyo na nagpatiwakal, bawal kasi banggitin yung nagpaka-dead sa YouTube, 'di ba? Ang nangyari kasi, wala daw specific term para sa term na nagpatiwakal. So naghanap ng way ang mga translator para i-translate yung nagpatiwakal. Eh, ang common method ng pagpapatiwakal that time ay pagbigti. So, yun ang sinulat nila. Na nagbigti si... Ewan ko kung totoo yun, ano? Pero mababasa ba sa Bible na talaga nagbigti si ano? I mean, yung merong indication na siya ay kumuha ng lubid, nilagay niya sa puno, di ba? Kasi ang sabi nung iba, hindi naman daw nagbigti si Judas, tumalon daw sa bangin. Sa pakilinaw na lang po ano. Baka 'yun ang nasabi ko lang 'yon na comment ko lang, baka mamaya kasi ang term nila sa pagpapatiwakal. Ito ha, hinahanapan ko na kayo ng lusot para luminaw tong pasirko-sirko nyong storyline. Para baka ibig niyo sabihin yung kaluluwa ng isang babae nagbigti. Ang term niyo lang siguro sa bigti ay nagpatiwakal. Pero not necessarily bigti. 'Di ba? Patay, naglason. 'Di ba? Kasi ang ano nito eh, dito pa nga lang sablay-sablay na kayo sa title eh. Hindi, wag kang magagalit, ano, smoke creepy ghost pati tagahanga. Tama ba ako o hindi? 'Di ba? Kaluluwa ng isang bahay nagbigti, patay, naglason, di matahimik sa bahay ng biglang naging bahay na ng demonyo. Ano kinalaman ng demonyo doon? Paano mo nasabing bahay na ng demonyo 'yon? 'Di ba? Pero kung papakinggan natin yung backstory ha. Pwede kong sabihin bahay ng demonyo kung may demonyo doon sa loob ng bahay. Yun na naging cause kung bakit uminom siya ng lason. Pero pakinggan niyo yung backstory ni Creepy Ghost. 'Di ba? Pala yung lalaki. Unta mo. Boyfriend niya. Yung matandang babae. Ito totoo. Panibagong area. Panibagong location. So itinuro to sa amin mga idol na dito sa ibabaw ng bundok sa gitna ng maisan may nag-iisang kubo na yung matandang babae matandang babae naglason daw. Matanda na siya, naglason siya, matandang babae. When you're talking about matanda, paano ba ang magiging matanda sa inyo? Lola, 'di ba? May puti ang buhok. 'Di ba? Hindi naman sinabing may edad na eh. 'Di ba? Pag sinabi mo matanda, as in matanda talaga. Yung gray na ang buhok, lubot ang balat, 'di ba? Oh. Pakinggan natin ha. Yung matandang babae,
Tapos ito men ha, napapansin ko ano, kapag nagkikwento ka, hindi ka tumitingin sa camera, tumitingin ka sa malayo, halatang nag-iisip ka eh. Ako para sa akin lang naman to ha, hindi ako expert sa ano, sa pag-size up ng tao. Pero dito, ang dami mong gap habang nagsasalita ka, signifying na ano, na nag-iisip ka ng sasabihin mo. Or in short, nagme-made up ka ng ikikwento mo. Hindi, yun lang naman yung nararamdaman ko. Eh, kung totoo ba naman yung history niyan, di totoo. Kaya lang, di ba, it shows eh. Tinan mo ha. Yung matandang babae. Iisipin niya ng ano, kung ano idudugtong niya dun sa sabihin niya. Naglason. Naglason. Niinom niya yung ano, panglason sa ano, yung pang-spray ng maisan. Kasi iniwanan siya ng ano? Ng? Eh, boyfriend niya. Matanda, iniwanan ng boyfriend? Eh, hindi sila pwedeng ikasal. Kakasal? May pamilya na pala yung ano, lalaki. So, you mean, matandang babae, tapos may boyfriend? Na iniwanan siya, na broken heart si matandang babae na lola dahil may pamilya. Tang na loob naman. Pero I can't believe na nilalamon niya ng mga taong nanonood sa'yo yung ganyang istorya. To think, sa bundok pa nakatira yan ha. Yung asawa, hindi pa matawag na asawa yun kasi hindi pa sila kasal. Nung nalaman niya na yung may pamilya na pala yung lalaki, naglason yung ano, babae na matanda. Yoda. Kaya yun, hindi niya nakayanan sa sobrang ano niya. So mga idol. Hindi, ang tanong ka, imposible bang mangyari yung kwento niya? Posible naman. Kaya lang, mga ganyang kwento, mga one in a million yan eh. Yung matandang babae na nagkaroon ng boyfriend. Di ba? Tapos, nagkaroon ng boyfriend si Lola. Naalaman ni Lola na may asawa pala ito, naging boyfriend niya. Hindi na kayanan ni Lola yung pagka-broken hearted. Weirdo yung istorya, pero pwedeng mangyari. Di ba? Kaya lang, kayo nang bahala. Huwag natin patagalin to, no? Napakasakit isipin talaga. Yun ang sinasabi sa nag-request sa amin, mga idol. So mga idol, ngayong gabi, puntahan natin yung kubo na yan. Kasi palagi daw nagpaparamdam, sabi nung nagbabantay. Mga idol, hindi lang ako nag-isa ngayong gabi. Andito si Rem Crepigos. Hello mga idol, magandang gabi po siyang lahat, no? Another so, creepy. Sa panibagong area, no? So pupuntahan na natin yung ano, doon na tayo sa mismong bahay, no? Diba? Puntahan natin yung bahay. Saan ba yung bahay? Yung mga gamit sa baba. Gamit yun sa nagbabantay dito, bro. My God. Wow. My God. Bahay na pala to. Hindi na pala to kubo. Libuti natin ng paligid, bro. Pero napapansin mo yung angle ng camera niya, ano? Talagang focus siya doon sa bintana. Di ba? Titingin siya sa iba, then lilipat na naman na, di ba? Kita niya, pag ganyan mga ano, ulitin natin ha, palaging ang focus ni Kuya laging nasa bintana eh. Magpapaan sa iba, pero bintana pa rin yung titingnan. Magpapaan sa iba, bintana pa rin titingnan niyo.
Diba? Bintana pa rin yung target ng flashlight niya. Bahay na pala ito, di ba? Pwede naman yung pinto, pwede naman yung yung terrace, di ba? O, papali, bintana uli, di ba? Libutin natin yung paligid, bro. May inaabangan eh. Di ba? O, bintana uli ang sentro, di ba? Ngayon, papali niya pagbalik, meron na. Diba? Wow! Ito sa... para sa akin to, men, 'di ba? Natutunan ko to kay ano kay Dunhill eh. Pag tinatamaan mo, 'di ba, usually ang multo transparent 'yan. At least sa pagkakaalam ko, nagiging solid ba ang multo? Paki ano yung mga may nalalaman sa paranormal, nagiging solid ba ang multo? Kung hindi nagiging solid ang multo, hindi nyo pwedeng anuhin to, hindi nyo pwedeng i-consider na multo to. Solid na solid yan, men eh. Tsaka alam nyo, ang traditional na ano na, na white lady nyo, laging nakabalot ng kumot na ano, parang si Parhana ni Raymond Goes Adventure. Laging nakabalot ang ano. Manang! Diba? Laging nakabalot ng puti na ano. At dalawa pa sila nakakakita niyan, ha? Diba? Kita mo yun? Diba? Lagi nakabalot yung ang white lady nila, lagi nakabalot ng kumot na puti. Kasi yun kasi yung pinakamadaling gawin eh. Diba? So ngayon pupunta tayo dun sa taas. Ano? Pupunta sa taas. Dito ako medyo na ano men eh. Medyo hindi ko na masyadong aanuhin to, diba? Hindi ko na masyadong o-obserbahan to. Kasi marami na akong kinoment, 21 minutes na. So dito, oh, ito yung matindi men eh. Hmm? Oh, ito yung mga lason, bro. Ito yung mga lason. Oh, yan na siguro yung ininom niya, bro. Hmm? Kita mo, di ba? Matagal na pero andyan pa rin yung mga lason na ininom di umano nung ano, nung matanda. Kayo naman. Di ba? Ilang ano na ba? Siyempre namatay na yung matanda. Kailan ba namatay ang matanda na yan? Base kasi sa pagkukwento, di ba, the way magkwento at sinabi sa'yo kanina nung intro na yung tagabantay daw nito Kamo ay may may nakikita daw lagi na may nagpapakita daw dyan. So meaning, may katagalan ng namatay yung matanda na iniwan ng boyfriend niya. Tama ba ako? Kasi sabi nung tagabantay eh. Let's say, 2 buwan na nakakaraan na namatay yung matanda. Or let's say, kahit 1 linggo na lang. Pero ba't nandito pa rin yung mga lason? Man, hindi bitchin po, patay, naglason. Hindi man lang ba inimis yan? Diba? Kayo naman mga... Ano yan eh? Parang kumbaga crime scene yan eh. Hindi mo man lang ba... So meaning, nung nagpakamatay dyan, yung lason nandyan pa rin. Diba? Kailan ba nagpakamatay? Kasi wala namang minention kung kailan nagpakamatay. Kung 1 taon pa, or nung nakaraang buwan, or nung nakalinggo. Pero ang solid na nalalaman natin, may nagpapakita daw dyan. So meaning, matagal na yung ano yung insidente. Eh, ba't nandyan pa rin yung lason? Ano, iniwan dyan at ano? Hindi ko ma-gets, man. Ano? Nakikita nyo ba inconsistency sa story? Ano, bro? Huwag mong hawakan, bro. Mukhang wakan yan. Saan yung babae dito, bro? Yung nakaputi. Dito na, dumaan. Hinanap mo na yung ano yung babae nakaputi. Pagpaling nyo ngayon ng camera dyan. Dito dumaan. Makikita nyo uli yun. Diba? Makikita nyo uli yun. Binigyan nyo ng time na makababa yung ano eh. Ako? Yung ba? Makikita mo na dyan, oh. Diba? Asan na ba yung babae nakaputi dyan? Sabi no. Na nakakumot. Dito dumaan yun. Ha? Wala dito. Pakita nyo na, di ba? Inaano nyo pa eh, binibigyan nyo pa ng pagkakataon na makaporma yung white lady. Oh, dahil nakaporma na yung white lady, di ba? Ang layo ng gap, ano? Isa tumalo dito, napakataas dito. Parang nilulusot niya, no? Pero doon naman talaga dumaan yung white lady. Sinasabi niya lang na imposibleng makatalon dyan kasi mataas. Nagiging defensive kami eh. 'Di ba? Nagiging defensive siya na paano makakatalon dito 'yun, 'di ba? Para isipin natin, hindi talaga tumalon diyan. Pero malay ba natin nakabalabal 'yun eh? Malay mo kung lalaki 'yun na kayang-kayang tumalon diyan or something. Dito napakataas dito. 'Di ba? Come on, man.
Kali yung makatalong dito bro eh. Oo nga. Oh, i-ano mo na, pakita mo na yung white lady. Ayun. Diba? Pinapahanda mo pa eh. Malita. Humahawakan yan bro. Pakita natin yung white lady mo. Nasaan yung white lady mo? O yan, dito nyo na makikita yung white lady nyo dyan. Saan na ba yun? Tagal naman ang preparation ng white lady nyo doon sa baba. My God. O yan, nakita nyo na. Wow. Ayun bro. Kasi nakahanda na eh, oh. My ito, God. Ito yung matindi. Ito yung matindi dyan, men. Nakatigil yung white lady doon, saka lang siya lumakad nung na-videohan na. O, tamo ha? Bro. Wow. Ayun bro. Diba? Nakatigil yung white lady doon, ano? Nung na-flashlightan na siya, saka lang siya lalakad. My God. Diba? Na obviously na nakaputi. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Lagi yung ginagamit yung, ano eh, yung white lady na nakaputi na yan eh. Katulad doon sa isang video nyo, diba? Parang props nyo na yan eh, dito sa may cementeryo. Nasaan na yung video? Ito oh. Katulad nito ha. Makikita nyo na naman yung white lady na yan, men eh. Ayan na naman yan eh. Ibang video nyo to ha. Pero same na white lady din. Diba? Bakit ganyan? Pare-parehas ang itsura ng white lady nyo. Diba? Halata kasing iisa lang yung ginagamit yung props. Anyway, anong tingin nyo dito? Diba? Although na hindi naman natin madetermine kung talagang tao yun o hindi. Pero common sense na lang ang magdi-dictate sa atin na ito ay peke. Inconsistent yung istorya. Diba? Yung white lady kaduda-duda ang appearance. 'Di ba? Paano mo idedepensa 'yan na bakit ganyan na white lady nyo? Lagi nakatalukbong ng kumot na puti. 'Di ba? Ito na nga lang men, 'di ba? Madidetermine niyo naman ang peke sa totoo. Anyway, kayo nang bahala diyan ano. Paki-comment na lang po sa baba, mga minamahal kong viewers. Anong tingin niyo dito sa ating pinag-usapan? Yun lang po, maraming salamat, bye-bye. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa katiliman, huwag matatag.